For today's video, ayusin natin ang error code ni Nonoy. Pa-check nga dito. Pa-focus. Dapat hindi siya, dapat mawala yun. Check engine. Pag ni-start. So, ayun pa rin. Nandun pa rin. So, check natin kung anong error code. Error 33 at 67. Sari yan, oxygen sensor. So, pag nabasa na sa car wash, ganun ang nangyayari. Gagamitan natin ito, guys. OBD2. Yung nabili natin sa Shopee. Tsaka ito, connector. Testing natin kung kakasya. Ano lang talabili ko yung wifi, wala siyang bluetooth. Tapos gagamitan natin ng torque application yung sa android. Ayan. So nandito lang daw yun, hanapin natin. Ito. Tanggalin natin. Yun. Kukonekta natin ito. Ayan. Tapos, ipapower on lang natin yung ano, sa susi. Ayan. Ayan na, karoon ng ilaw. Tapos ito, sa application sa cellphone, ito may na-download tayo dito na torque. Ayan. Bibling connecting. Tingnan natin yung connection sa ano, settings. OBD2 connection type Wi-Fi. Yan, Wi-Fi. So, kukunik muna natin Wi-Fi, tingnan natin. So. Ayan, balik tayo sa OBD. Ayan. Ayan, connected na. Kita nyo ba? Ayan, sa torque app. Itong application na to nga pala, na-download ko lang sa ano, sa Google Play. Sa Google Play, may bayad, 200 plus. Search nyo lang sa Google Play ang torque and sa recent. Ayan, nasa taas. Torque Pro, yun yung install nyo. At meron din naman sa Google Chrome yung APK. Yan. Torque Pro Modified APK. Yan. Ano na yan? Crack na yan. Hindi na kailangan magbayad. Yan ang dinownload ko. Yan. Alright. So yan. Check natin yung ano. Sa ayan nga, sensor ayan no. Tatapusin lang natin hanggang 100%. Sinusubukan ko lang ito, yun ko palang gagawin. Try natin kung effective. Yes, ayan. Dalawa yun na ba pang itong dalawa? Kung
i-clear natin yan. Fault on ECU. Oh, wala to. Ayan, try natin. Clear fault. Okay. Ayan, completed na guys. So, iti-check natin ngayon kung effective. I-start natin kung ano. Okay lang yan. So, ito na guys. Check natin kung effective yung ating ginawang. So, yun. Wala na guys. Ayan. Nakita nyo ba? Nawala rin nandito. Yun sa oxygen sensor. So, effective. Ulitin natin. Diba? Effective. Alright. Medyo mahal magpa-reset sa ano? Sa 1.5 yata or 2K. Ah, 2.5. Sa 2.5 pala. So, kaya nakatipid na tayo guys. Yun lang naman yun. Kalimitan nangyayari sa Ninja 400. Pag nag-muffler ka, ganyan nyo to. Nag-open pipe. Minsan napapasukan dyan pag kakaruwas. Nakakarating doon sa sensor. So yun. Okay na. I-post ko na lang yung link sa comment section na lang siguro para marami makalam pabili ng unit